Mercy Mendoza. Nung nangyari po yung lahar dito, nung mga 31 ako siguro, 31 years old na ako noon. Wala ko pang asawa kanta, kasambahay po ako, pumasok akong kasambahay. Pero nung lalahar na yung bahay ng amo ko, umalis na ako, siyempre nasa Angeles na sila po. Tapos hanggang yung kapalaran ko, nakipag-asawa na ako po, ma'am. Edad po ako siguro ng mga 32 siguro nag-asawa po ako. Yung hindi ko po makalimutan yung malyari sa amin po nung muntik na akong nalubog. Lumubog ako pero tinulungan ako ng bayo ko. Nung nalubog ako, hanggang dito na yung lahar, yung malambot. Ngayon, tumawag ako sa bayo ko, sabi ko, kuya, pakitulong mo ako, lulubog na ako sa lahar, mamamatay na po ako, sabi ko, ganun lang po. Tapos yung kaming tatlong mag-iinam, yung anak ko pong panganay, muntik na kami na lahar, natabunan kami doon sa bahay namin. Yung pinakaano na ko namin, yung malungkot na nangyari sa buhay namin po, yung nasa taas kami pa ng bubong, baka yung bahay namin, lalaharya po, sasama po yung bahay namin sa lahar. Mamamatay na kami doon sa taas ng yero. Siyempre, sasama yung namin, bahay. Bala mo, itang mag-nervous po ako. Hindi ko makatulog, hindi ako makakain, hindi kami makamove-on. Natatakot kami palagi. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. Saan po kayo nakakuha ng tulong? Sa gobyerno po ba? Sa sa mga manungkulan po. Halimbawa, yung governor. Halimbawa po, yung nilagay kami sa mataas sa lugar para makaalis kami doon sa bahay ng yung tuktok ng yero dito sa taas ng yero. Tapos inano kami ng gobyerno, si Nilia Pineda. Inakyat kami doon sa mataas sa lugar. Yung iba naman na nabuhay ng mga tao dito, construction, nakikipaglabada, mag-aalis ng mga dikot. Ganun lang po. Tapos nagtatanim ng mga gulay-gulay. Nakikipaglabada po ako. Nag-aalis ako ng damo. Naglilinis ako sa mga bahay ng mga taong pwedeng magpatrabaho sa akin. Sana po yung hindi na dadaan nyo po yung pagsubok na nangyari sa namin doon. Sa buhay namin po. Opo. Maging matibay ang loob ko sa pagsubok na dumating dito noon po. Noon, maganda yung simbahan dito kasi hindi pa naglahar. Pero ngayon po, maraming nag-iba. Siyempre, nang naglahar po, natabunan po yung magandang po dito sa simbahan natin po. Bumangon ulit yung bakulor po dahil tapos na yung pagsubok na nangyari sa amin dito po. Nakabangon kami po ulit. Nagpapasalamat ako at nakabangon kami sa pagsubok na bigay sa amin ng Diyos sa amin po. Muntik na kaming namatay yung anak ko. Doon sa At saka pag hindi kami ako iniligtas ng bayaw ko, baka wala na ako po ngayon. Yan lang po masasabi ko po. Masakit po yung nangyari sa amin. Muntik na ako pong nasira ang loob, pero hindi ako po nagbitaw kay nga pong Ginoon na sana itang pagsubok na dumaan sa amin, tutulungan kami po. Nalampasan namin po yung pagsubok po.